smile. Now the sunshine brings the light, fill me out with a flame. Alright, I'm Andrea. One of the owners of here. I'm featuring a male partners who are older than the swimming teacher. How did you start with this type of business, cleaning? Well, actually, behavioral therapist po ako right now in Vancouver. And behavioral therapist po ako, but non-therapy po is medyo nag-focus po kami sa special needs. So, napag-isipan lang po namin actually because parang nakanto ka lang sa kanila. Parang gusto ko magtayo ng business na nag-focus nga lang ganito sa kids, ganyan. Tapos parang sila, naka-inline po sila sa sports. Parang so, bakit hindi nyo natin gawin to play group? Actually, play group po talaga yung term nila here in Philippines or other countries, which kami in every country. So, parang hinalo, alam namin kung ano yung meron kay Japan, ano yung meron sa Australia. No, wala pa here in the first, ano yung ito, parang branch. Sino yung mga potential clients? Well, of course, yung mga, ano, toddlers, kids. So, we launched na as early as 2 years old. So, that's 1.5 years old. Hanggang 6.5 years old. Kasi parang may kanya-kanyang progression ng mga bata. So, kahit hindi yung walang mga special cases, talagang may mga skills na nag-alak sila, like yung balance, yung simpleng pag-alak of the pencils, keyboards. So, yun yung mga stepping stone para, syempre, pag lumaki ka na, di ba, parang may hirap at gano'n, parang may hirap na lifestyle. So, nag-cater din kayo ng mga special children? Yes, pero po, pero na po sa one proper class. Two teachers po for every class. So, teacher po niya is for two teachers for six. Two to six. So, per teacher po, three students. Para, tapos medyo matutukan na ito. Sa isang session, ilang hours? One and a half. Sessions twice a week. Twice a week. Parang in a week po, meron tayong fine motor skills day. So more of the hand, finger development exercises. And then one day for gross motor skills. So yun yung mga bigger things. Like jumping, hopping, throwing, walking, balance, ganyan. Tapos yung third namin, which is like Friday. So yun yung mixed group. So pwede pa rin yung sports day. So, parang mag-launch kami every 2 months ng sports na like, siguro sports lang. Halimbawa, soccer, ganyan, or siguro yoga. So, basically, for regular students, may special needs yung mga students yun. Pare-parens lang ba sila ng program? And, you know, parang in age, talaga pare-parens lang ba? Or iba-iba sila? Depende po sa progression ng bata. So, for example, siya kaya na rin. So, parang, class set up pa rin po. Pero parang, kumbaga, may modification ng mga programs for the kids. Actually, may iba na po yung special kids. May mga advanced kids naman din po tayo ng mga data. So, depende po talaga. As a behavioral therapist, doon po ako papasok. So, doon po ang focus sa special needs. And tapos, the other teachers, doon po yung mag-assist na talagang okay naman. So, lahat. So, bago sila mag-start ng program, parang may assessment muna. Yes. Uh-oh. But actually, every month, tinitingnan din namin yung progression. Or, ano yung nilalak nila dun sa activity mo or sa program. So, before sila, or kunyari next month, di ba mag-a-advance na skills na. We try to bumalik pa rin po sa daming program nila. Kunyari, sa may mga kids po talaga may mga naghihirapan kami sa pag hawak ng pen and grip. So, gusto rin namin ulit, mapasok pa rin yun hanggang na natatarget niya na yung skill. Paano pag natapos na yung 12 sessions na yun? Halimbawa, may kulang pa dun sa bata, pwede pa silang magtuloy. Kasi nga, progression siya, so depende sa so, pero hindi pwedeng less than 12 sessions. Kailangan yung 12 na yun para matapos yung program. Kasi po siya pa yung program. Kung magsistop siya, magiging. Tsaka practice din siya sa bahay. Pag kanyari, first time namin mag
send po kami ng email kung ano yung week at hindi na nangyari yun. For a week, kung ano yung nagawa niya or hindi niya po nagawa. And ano po yung naglalak po na, na program for him or her. So, sasabihin po namin yun. Kasi gusto rin po namin na-update din yung mga parents. Kasi actually, yun rin yung gusto nila. Lalo na yung mga business, mga working moms. Gusto rin nila lang gawin. For this week, merong target na ganito. Yes. Tapos, what if hindi nila na-reach yung target na yun? Kasi sa team nila, kanyang nila this week. Next week, kanyari, incorporate it namin. Pero, hindi gagawin pa rin namin ang team this week. Pero, parang, gagandag lang. Tapos, maraming naman tapos na, ay ma-finish na yung team target. And also, we both ask parents din. Ano po ba yung goal niyo for saan ba siya na ilo? Gusto niyo mag-improve sa kid nyo. Pwede nyo sabihin yung mga likes and dislikes niya. Para alam ko, alam namin kung tapos ko kayo ako. Ibang parents kasi naguguruhan eh. Kung ano ba talaga yung playroom? Ano ba to? Anong kaibahan niya sa regular school? Ano ba? So, yung playgroup kasi, as we mentioned kanina, parang nag-focus more of the behavioral progression of bata. And yung mga physical skills niya. Kasi if you, parang sabi pag summer, usually yung gagawin sa summer class, math tutorial, ganyan. So parang medyo mentally exhausting yun for the kids. So parang yung goal is to want them to look forward na pupunta sa school. So parang part of it, syempre, parang maging mas relax sila, yung hindi sila mag-refresh. So yun yung gusto namin i-offer sa mga bata. So yun yung goal ng playgroup is parang they learn and have fun at the same time. In a matter of time. So parang hindi nila napapansin, parang pinutukan ko lang. Ito naman yung bato. So parang input lang namin. Like for example, sa reading. So parang may mga storytelling kami, pero parang more of role-playing yung gagawin namin. Naman kayo all year round. Pwede mag-enroll. Halimbawa, nag-school sila, okay lang yun. Parang supplement. May schedules lang kami for them. Tapos, syempre, okay. Basta okay lang din naman talaga. Isa lang siya. Parang one-on-one. Better sana kung lumakasama din. Pwede ba pamili ng schedule yung parent? Well, actually, yes. Ginawa ko kasi kami 50 times a week. So, Monday, Wednesday, Friday. Tuesday, Thursday, Friday. Monday, Tuesday, it's for 5 models. So, it focuses po sa hand skills. Tapos po, Wednesday and Thursday is for gross motor skills. So, sabi niya po, teacher, you feel it focuses po sa book muscles. Running, happy. And Friday is for socialization or messy play. Yung sa schedule po, parang sa age po kasi, yung earliest, syempre yung mga babies, yung 1.5 to 2 years old, tapos 8 a.m. to 8. So 1.5 or siya, tapos to follow na yun ng 3 to 4, then 5 to 6. Yeah. So parang tumatanggap pa yun kami ng mga 6.5 years. So yung magkaka-age din, sila din yung kasama? Yes, parang magka-dip-in. Yung price, for early bird, may promo kami until end of May. So that's 3,500 for the essentials. Tapos yung regular namin, pwede na June 4,000 din ba kahit may sa-inis yung bata? Yes. Same. Hi! So, welcome to Kiddo. We hope to see you on May 8. We have our open house, open play group. So, pwede kayo mag-trial within the week. So, punta lang kayo. We start by 8 a.m. and